Hello mga katimarbes, nangungulot ba ang inyong sili? Lalo na itong mga dahon nito. Pansin nyo, kulot na kulot. At marami pa dito, mga kulot, no? Para malaman nyo po yung dahilan kung bakit po nangungulot ang inyong dahon ng sili. At gusto nyo pong malaman din ang solusyon, dyan lang kayo, mag-intro muna tayo. Let's go, intro! Hello mga katimarbes, ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. Hello mga katimarbes, sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit nangungulot ang dahon ng sili. And then pag-uusapan din natin yung mga solusyon na pwede nyong gawin para masolusyonan ang mga problema nyo sa pangungulot ng inyong sili. Kaya kung meron kayong tanim na sili, para sa inyo ang video na ito. So alam nyo naman po ang mga sili, katulad po ng mga panigang, labuyo, bell peppers, yan mga pamilya ng sili, ay katulad din po yan ng mga kamatis at mga talong na nagbibigay po ng senyales na may problema po sila. Kaya po ang mga sili ay napaka-sensitive pong alagaan. Kadalasan po ang mga baguhan at mga experience na rin na nagtatanim po ng sili ay nakaka-experience po sila nito. Okay? So lalong-lalo na during tag-ulan, madalas maka-experience experience ka na magayong klaseng sili. So, hindi ibig sabihin na kumulot ang inyong sili ay calcium deficiency na ang problema. So, ngayon, tatalakayin natin dito kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit po ang inyong sili ay nangungulot. So, tara, let's go. Okay mga guys, sisimulan natin sa pinaka number one cause kung bakit po nagkakaroon po ng pangungulot ang ating mga sili ay ang number one cause po ay ang calcium deficiency. Malalaman nyo po na may calcium deficiency ang inyong mga sili ay from top to bottom, ang lalabas po na dahon ay puro kulot. So yun po ang makikita nyo senyales na talagang merong calcium deficiency ang inyong soil. So hindi po nakakakuha ng calcium na nutrients ang inyong sili. So ano po yung pwede nyong gawin para masolusyonan yung calcium deficiency ng inyong sili? Okay. So ang unang yung pwede gawin ay pwede kayong maglagay ng calcium nitrate. Ito po ay isang chemical fertilizer na kombinasyon po ng nitrogen at calcium. Pag naglagay po kayo nito ay pwedeng masuportahan o malagyan na ng calcium as well as nitrogen ang inyong lupa. At kung wala naman kayong makitang calcium nitrate, pwede naman kayong gumamit din ng calcium carbonate na mabibili nyo sa butika. Capsule po ito na pwede nyo mabili sa TGP, no? Calcium carbonate, sabihin nyo lang. Okay, well anyway, tuloy po natin. So yung calcium carbonate na po nito, pwede nyo itusok sa ilalim ng lupa or dikdikin nyo, ibaon nyo sa lupa. Okay? So ganun lang po. Then, diligan. Then, masusolusyon na po yung calcium deficiency sa inyong mga sili. So, caution lang po sa paggamit po ng calcium carbonate. Isa po sa mga ingredients ng anti-acid ang calcium carbonate. So, kailangan nyo i-check yung pH ng inyong soil. So baka kasi masyado nang maging alkaline ng inyong ang lupa, maging problema po sa inyong halaman. At para naman po sa mga organic gardeners po, pwede po kayong gumamit ng pinaglagaan po ng itlog. So yung pinaglagaan po ng itlog, yung tubig po na yun, palalamigin nyo lang po and then i-spray nyo po sa dahon ng inyong sili. Pwede rin kayo gumawa ng concoctions ng kalpos using yung eggshells din po. At once nakagawa kayo ng concoctions ng kalpos, ititimpla nyo lang po yun sa tubig, then i-spray nyo na po doon sa dahon. At sa mga nagsaside dressing po ng mga crushed eggshells po sa inyong mga soil para as a calcium fertilizer para sa inyong halaman, caution nga po pala sa mga nagsaside dress o yung mga nagbubudbod ng crushed eggshells doon sa soil. Ang una-una po ay hindi po masisip-sip ng sili nyo yung mga calcium galing doon sa crushed eggshells. Meron pong procedure yan para magamit po yung calcium doon sa crushed eggshells. Kailangan po ay ipabulokin nyo po yung crushed eggshells ng matagal bago ito maging available sa inyong sili. Kung kasi kung ibubudbud nyo ngayon yan, hindi po yan magagamit ng inyong halaman. At pangalawa po, linalagay nyo sa panganib ang inyong mga halaman kasi makapag-i-invite po yan ng mga langgam. So kasi may mga proteins po ang mga eggshells
na naaamoy po ng mga langgam. At pwede mo silang pumunta doon sa soil ng inyong sili, kunin yung ano, dahil nakakakita sila ng pagkain. At pangalawa, pwede rin silang manilahan doon sa soil. At pag naniraan doon sila sa soil, yun ang magiging problema. Baga pumunta-punta yan doon sa sili at mag-culture sila ng mga aphids, no? Alam nyo po yun, yung relasyon ng dalawa na yan. Pag nag-culture ng aphids, patay ang inyong sili, sigurado. At mapupuno po yan ng peste dahil sa mga ginagawa po ng mga langgam. So, yan mga guys, iwasan na po, gumamit na lang po ng pinaglagaan ng itlog or kalpos. Yun po yung pinaka-best nyong gawin para masuportahan po ng calcium ang inyong sili. So, ayun mga guys, tapos na tayo sa calcium deficiency. Ang susunod po na cause kung bakit nangungulot po ang inyong sili ay dahil po sa leaf curl virus. Ito po ay natatransmit po ng white flies at mga ilang peste na may daladala pong virus na ito. At ang pwede nyo pong gawin ay gumamit po kayo ng mga organic pesticide. Pwede pong mga neem oil at kombinasyon ng neem oil at castile soap. Pwede po kayo gumamit ng Parker neem tonic. At kung hindi po umubra yung mga organic pesticide, pwede po kayong gumamit ng mga chemical pesticide. Pwede po ang malatayon, simbush, pwede po ang karate, pwede rin po yung mga carbaryl, no? So yan, marami pang iba conforme po sa mga papatayin yung mga insekto, okay? At once na nawala na o namatay na yung mga peste sa inyong mga sili, yung mga bagong tutubo na dahon ay magiging maganda na ulit. Ang kailangan nyo pong gawin dyan ay i-prune na lang yung mga kulot na tubo na sili. Ang susunod naman po na cause kung bakit nangungulot po ang ating sili ay dahil po sa overwatering. Kadalasan, lalo na po sa mga baguhan, kala nila pag dinidilig-diligan nila ng araw-araw ang ating mga sili ay nakakatulong po ito. Hindi po, kasi po ang ugat po ng sili ay sensitive po sa tubig. So once lagi pong basa ang soil ninyo, madali pong mabulok or pwedeng atakihin ng fungus yung mga roots ng ating mga sili. Once na nagka-problema po yung roots, kahit napakaraming calcium carbonate o mga calcium sa ating soil, hindi po masisipsip yan ng sili. Kaya nga sinasabi ko, hindi parating calcium ang solusyon. Maaring ang ugat nyo ay nabubulok dahil po sa tubig at hindi po siya makasipsip ng nutrient. So yan na magsisimula na mangulot ang dahon ng sili. So ang solusyon lang po sa overwatering, huwag po kayong magdilig araw-araw. Kailangan tignan nyo po yung soil medium nyo. Kung ang water retention ba ng inyong soil is talagang nakakapag-hold ng tubig, kung ganun po ang inyong soil, huwag po kayong magdilig araw-araw. So hayaan nyo po muna na matuyo yung 1 or 2 inches ng inyong top soil bago kayo magdilig ulit ng inyong sili. At dun po masusolusyonan nyo po ang overwatering o yung pagkubulok po ng mga roots ng inyong sili. Okay mga guys, yung mga susunod naman po na cause kung bakit po nangungulot ang ating mga sili plants ay dahil po sa mga fungus at mga bad bacteria. Ito po ay nangyayari kung ang mga dahon po ng ating sili ay may mga fungus at mga kapitbahay niya ay may mga fungus din. At yung mga dahon nito ay lalaglag doon sa soil ng ating sili ay pwede po itong pumasok doon sa soil at atakihin po yung mga ugat o mga roots ng ating mga sili plants. At once na inatake po ito ay hindi po ito makakasipsip ng mga nutrients dahil ang mga roots na ito ay bulok na. So ang pwede naman pong solusyon sa mga fungal at mga bacterial attacks, pwede nyo pong gawin ito during soil preparation. Pwede nyo i-sterilize nyo ang inyong soil, then after nun, i-recharge ng mga nutrients, mga compost, mga cow manure, mga vermicast, kung ano po mga organic materials na pwede nyo ibasal dun sa ating soil, no? So kung nandyan na po yung ating sili, pwede po tayo mag-spray weekly ng mga fungicide as a maintenance, no? So weekly, sprayan natin ng mga fungicides na nabibili po sa mga agri-shop na pwede nyo gamitin. Spray nyo po yung mga dahon, pati yung mga kapitbahay niya, pati yung soil para maiwasan po yung mga fungal attacks at mga bacterial attacks, no? So yun mga guys, yung susunod po natin na cause kung bakit po nangungulot yung ating mga sili ay dahil po sa pagbago-bago po ng panahon. Isa po ito sa mga pinakamahirap na kalaban po ng mga gardeners or mga farmers
dahil hindi po natin kontrolado ang panahon. Kasi po, ang araw at ang ulan, kung ito po ay nag-change parate, ay malaking stress po ito sa ating halaman. Ulan, mababasa ang roots, sabay aaraw. So, malaking stress po ito sa ating halaman. So, ang mangyayari ay magkukulot po ang ating dahon, no? Lalo na rin kung parating umuulan at laging basa ang soil, may tendency po na mabulok yung mga roots ng ating mga sili na maging post na hindi siya makasipsip ng mga nutrients. Ang pwede natin pong gawin ay gumawa na lang po ng mga alternative na paraan. Lalo na kung nasa farm kayo, pwede po kayong gumawa ng raised bed. Kung nakapaso naman kayo, pwede nyo siyang ilagay, no? Isilong muna. Nasa inyo po yun kung ano pong inyong pwedeng gawin. So, may advice ko na lang po sa inyo ay kayo na lang po ang gumawa ng paraan, no? Kung paano po nyo masusolusyonan yung mga pangungulot ng inyong sili. So, hindi lahat po ng pagkakataon, pag nakakita kayo ng kulot, lalagyan nyo na ng calcium, no? Dikan nyo na ng itlog, isprayan nyo, hindi po. Pwede rin makakatulong po ang mga foliar spray kasi hindi naman po siya dadaan doon sa ugat. So ayun mga guys, at sana nakatulong itong video na ito ng malaki sa inyo at mabigyan kayo ng mga additional information na pwede nyong masolusyonan yung mga halaman nyong sili na nangungulot. At nagpapasalamat po ako sa mga loyal Team ArVes subscribers, mga likers, mga dislikers at mga silent viewers na kung nanonood po sa aming channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito kaibigan, i-click mo na yung subscribe button at i-click mo na rin yung bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. At kung nagustuhan nyo naman itong video nito, huwag kalimutan mag-like at mag-comment sa baba kung meron po kayong mga katanungan o mga suggestions para po sa ikaganda po ng aming channel. So maraming salamat po mga kaibigan, mag-iwan ako ng mga katagang habang may Team ArVes, impormasyon ay lagi mong harvest. So hanggang dito na mga guys and hope to see you on our next vlog. Bye-bye!